Hi, Flag Kids! Linggo ng gabi. Supposedly, plano kong gawin to kaninang hapon. Kaso, nakatulog ako. Medyo masama pakiramdam ko actually. Dahil nga, dahil meron akong sinusitis. Anyway, matagal ko nang gustong gawin ito at pinaplano. At ngayon ko lang magagawa na. So, I hope you samahan niyo ako. Dahil pag-uusapan natin ang aking 10 favorite na cacti. So, ito na nga. Yung top 10 natin, actually, top 11 siya. But then again, kasi may nag-tie sa isang place. Okay? Pero, hindi favorite ko sila dahil hindi dahil mahal sila or hindi dahil rare sila. Mahal ko sila. Favorite ko sila kasi maganda sila sa mata ko. Gusto ko sila. So, let's start. Okay? So, number 10 sa aking listahan ay ito. Ito. This is a ribbon cactus. Okay? So, dun sa binilan ko nito, madalas siyang meron nito, taga-Benguet siya, sa si Precious. Pero yung regular ko rin cost seller na taga-Bulacan na si Josper Cruz, ay meron din siya nito, regular. So, yun nga lang, maliliit na version yung kanya. Pero meron siya sa ano niya, sa garden niya ng isang malaking-malaking ribbon cactus. Ang gusto ko dito is yung kanyang bright color green na kulay at saka yung ano, yung parang variegations, parang may variegations siya pero ano, verde. Kitang-kita mo yung ano niya sa dahon niya, yung design niya sa dahon niya. And ang ganda kasi ng pagkatubo nito kasi paano siya pabuka ba? Kaya gandang-ganda ako sa itsura nito. Okay? So this is number 10. Yan. The ribbon cactus. Okay. Actually, hirap ako mag-desisyon kung ano yung top 10 kasi nga ang ganda kaya lahat sa mata. Diba? So, inano ko lang sa kanya, pinili ko lang sila because of their ano, their yun nga, pagtingin ko sa kanila na ay, mahal ko to, gusto ko to. Okay, so number 9 in my list is the ito. Okay, cool. Crested euphorbia. Okay? So, sa iba, ang tawag sa kanya ay coral cactus, pero ang totoo niyan ay ano siya, crested euphorbia siya. Ayan. So, number 9 ko yan, si crested euphorbia. Ngayon, itong mga cactus na ito ay hindi naman ganong ka-rare. Madali siyang mahanap sa mga regular cactus seller. So, hindi siya ganon ka-rare. So, hindi siya rin ganon kamahal. So, nagmamahal silang siya pagka sobrang laki nung size nung cactus na bibili mo. Yan. Okay. So, let's go to our top 8. Okay? So, ang top 8 ko ay si eto ang bigat. Ayan. Si Golden Barrel. Ayan. Okay? Si Golden Barrel, kilala sa cactus world. Pinasikat siya nila katulad nila. Pinasikat ang ano ang Golden Barrel ng mga vlogger na katulad ni Hermie Sonaho. Sino pa ba? Yan sila, na yung mga mahihilig sa cactus na vlogger. And ako naman ayokong bumili nung time na yun ng malaking cactus pa kasi ng malaking Golden Barrel kasi mahal pa noon. Tapos, hindi ko pa sure kung paano siya alagaan. Baka malusaw. Umiyak lang ako. So, maliit muna yung binili natin. So, yon. Yung Golden Barrel ang ating number 8.
So we will go to our number 7. Ito yung tie. Pareho siyang right now, ang meron ako nito ay pareho siyang grafted. Okay? Pero itong isang to, si strawberry sulco, meron ito na hindi grafted. Meron itong, kasi pwede itong idiretso sa lupa. Ito, si yellow silvestriae, hindi siya pwede idiretso kasi yellow siya. Walang green sa ano niya, sa katawan niya. So, hindi siya pwedeng idiretso sa lupa. Okay? Ayan. Si Silvestria, yellow Silvestria at si strawberry sulco. Ito si strawberry sulco, pagka nakabilad siya sa araw, nagpipinky siya, namumula siya, nakakatuwa. Ang ganda ng kulay niya. Okay, okay. So, yung number 7 natin, itong dalawang grafted. So, our number 6 is si, ito, ang, well, sa akin, ha, tunay na coral cactus. Ito ang coral cactus. Ayan. And at this point, ito si blue coral cactus. Ayan. Ayan siya. So, nung una, malaki siya dito, meron pa siya dito, kaso, nalusaw yung ilalim. So, pinutol ko, pinropagate ko. So, ito siya. Ayan siya. So, buhay naman. So, buhay naman siya, kaya masaya ako. And our number 5 is ito. Okay, crested cactus din to. I forgot lang kung anong crested cactus siya. But this particular one, they call it boxer. Okay. Ayan. Si boxer. Well, karamihan nga nito ay nabili ko sa Benguet kay Precious Rico Hermoso. At kahit papano, sale na rin na nabili ko sa kanya. At ito nga, yan, stable lahat ng ano niya, ng cactus niya. Binibili ko po siya ng nakapatid. Dinadala siya sa akin through bus ship. So, nakapatid siya. So, ito na tayo sa number 4. Na favorite ko, I see. Tadaan! Ay, ano to? Oo, akalain mo. May isa siyang ano, spine na tumubo pataas. Ayan. Si Kiko. Ayan, si Kiko ito. Okay? Nagandahan ako sa kanya dahil sa kanyang form. Mas lalo na nung binili ko siya. May tendency siyang mag-corking, pero depende sa iyo kung paano mo iiwasan. May iiwasan din naman po yung corking. So, ano yung corking? Yung corking is yung parang nagkakahoy or nagwa-brown some parts of the cactus. Yun. Okay? So, at eto nga. Kaya siya gusto ko, gustong-gusto ko rin kasama siya sa number, ang ating top 3. This is a variegated or colored na gymno. Okay? So, maraming colors ang gymno. Etong this particular one is a favorite of mine. Unang-una dahil regalo siya sa akin ng isang classmate natin, si Miss Jessica Chua. Ayan. So, thank you very much again, Jessica. Tapos yung pot ay gift naman sa atin ni Joss for Cruz. Okay, so this particular one ay galing naman kay Joss for Cruz. Actually, yung dalawang grafted ko, galing rin yung kay Joss for Cruz. Yung ibang malalaki lang ang nanggaling kay Precious na Balahadja. Precious Balahadja, okay? So ito. So ito nga, isang topa bulaklak na. Ang isa pa dito na gusto ko sa mga gymno, kaya napakadaling alagaan is because madali siyang mag-adjust, hindi siya maarte, tapos madali siyang i-transition sa rain or shine. Kasi lahat ang mga ito ay nasa rain or shine ko lang. Well, karamihan sa kanila. Dahil meron din naman ako dito sa side na ito.
So, iba-ibang kulay ang variegated gem, no? This one particular one is orange. Meron pink, may yellow, may red. Meron silang tinatawag na rubra or medyo black. Ganyan. Meron dark green. Ganyan. Tapos, may mga ano yan, may tinatawag na ribs. So, kumbaga, may particular number of ribs na rare. Ganyan. Or, so, for this particular gem, no? Yun nga, nagustuhan ko rin siya dahil sa mga linya niya. Okay? Ngayon, ito na po ang ating top 2. Yan. Ito po ay ang ating tinatawag na totem. Okay? Favorite ko to kasi unang-una, hardy siya, madali siyang alagaan, matibay. Tapos, as you can see, tingnan nyo, just excuse the holding, pero wala po siyang tinik. Any part of the cactus, wala po siyang tinik. Skin. Makinis siya. Okay? So that is why I like this cactus. Tapos, yun nga, hopefully though, hindi ko pa na-experience, pero hopefully hindi siya mag-scaling. Yan. At hindi siya mag-porking. Kasi napakaganda niya. And last, but not the least, our number one in our list our favorite cactuses is our tadaan! Ang ating ramak. Okay? This is a variegated euphorbia. I think. Tama ba ako kung euphorbia siya? I think nasa euphorbia family siya. At ayan. What I like most is the color talaga. Tapos, yun nga, recently nalaman ko na dadahon din pala siya na parang yung regular euphorbia na euphorbias natin katulad ng rubra or ng green euphorbia or ng ghost nagdadahon siya at variegated din yung dahon niya. Ayan o. See? Ayan. Kaya gusto ko to dahil sa kanyang kulay, dahil sa kanyang hardiness or yung kanyang pagkamatibay and madali rin siya mag-adjust. At hindi rin naman siya ganun kamahal. Yan, okay? So, this is our ramak. So, that ends our vlog today. I hope you enjoyed our episode na na-share ko sa inyo 10, well, technically, 11 na top ko sa aking cactus list. Favorite ko sila dahil hindi lang sa itsura niya, kundi dahil madali din siyang alagaan, tapos hindi rin sa ganun kamahal. Alright? Hindi siya libo-libo. Actually, wala akong cactus pa na libo-libo. So, hopefully, in the future, kung magkakaroon pa tayo ng space, kasi right now, wala na rin tayong space, yun nga, makaano tayo, makapag-collect pa tayo ng mga mas rare na cactus pa. Alright? So, thank you very much for joining me. This is Plant Tatay Barry of Antipolo saying, bye, plant kids!